What's up guys and welcome ulit sa aking YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng 6 months review para dito sa ginagamit ko na side-by-side refrigerator from Samsung. So ito guys ay ang RS64R5301B4 at ito ay isang side-by-side ref with water and ice dispenser. So ngayon guys, pag-uusapan natin ng dalawang bagay tungkol sa ref na to. Una, ano-ano ba yung mga issues na na-encounter ko sa paggamit nitong ganitong klaseng refrigerator, at pangalawa, malakas ba talaga yung power consumption nitong ref na to. So ngayon guys, wag na nating patagalin pa, pag-usapan na natin yung mga naging issue ko sa kanya. So let's go. Okay, so ngayon guys, pag-usapan natin ano nga ba yung mga issues na na-encounter ko simula nung nabili ko tong ref na to. Unang-una, ang naging minor issue na na-encounter ko sa kanya ay yung lasa at amoy ng tubig na lumalabas dun sa kanyang water dispenser. Although, nagbigay naman kasi guys ng heads up or advance notice sa akin yung seller nung pinagbilan ko nitong refrigerator na to, na dapat daw talaga gamitin ng gamitin para eventually mawala yung lasa. Kasi syempre, we understand na bago nga naman yung unit, tapos wala pang or technically hindi pa nagagamit yung mga tubes na dinadaanan nung tubig. Kaya sa una, pag bumili ka nito at ginamit mo yung kanyang water dispenser, mararamdaman mo talaga or malalasahan mo talaga na parang merong lasang plastic dun sa water dispenser niya, no? Ngayon, after a week or two, alam ko parang mga about 2 weeks na yon, na tuloy-tuloy lang na paggamit nung ating water dispenser, eventually nawala din naman siya, no? So wala na akong ibang naging issue pa dito sa pag-dispense ng tubig niya. Ngayon, pangalawang issue na na-encounter ko dito sa unit namin, itong kanyang ice dispenser guys. So ayan, pag pinress mo yung cube niya at saka yung crushed ice, pag magdi-dispense ka niyan guys dito sa unit ng kanyang ice maker, meron niyang parang hook na metal. Tapos yung hook na yun, umiikot siya dito, at yun yung nagiging mechanism niya to release the ice na naka-store dito. So parang hinahalo niya to, tapos yung pag nahalo siya, malalaglag na yun yung ice dito sa ating labasan ng yelo, or labasan din ng tubig siya technically, no? So ang nangyari, parang na-dislocate lang yung ano, yung mechanism na yun. But hindi naman ako nahirapan sa pag-aayos kasi napakadali lang nito. Detachable kasi ito guys. So pag ginalaw mo siya, matedetach ka agad yan. So dalawa yan. Ito pa yung isa. Ayan. So pag dinetach natin siya, madali lang talagang i-align yung metal niya. Tapos isang beses lang nangyari yun. Around 3 weeks yata paggamit ko sa kanya. After 3 weeks, nagkaroon lang ako ng minor issue na yon. Tapos nagtataka lang kasi ako dahil naririnig ko na umiikot yung mechanism sa loob, pero walang nalalaglag ni yelo. Para siyang nagbara, parang ganon. Tapos nung napansin ko nga, nung binuksan ko sa loob, nakita ko na naka-misaligned yung metal na umiikot. So nung inayos ko naman siya, bumalik din sa dati. And functioning na siya hanggang ngayon, 6 months ko na siyang ginagamit. So far, so good naman. So, pagdating naman guys sa power consumption, pag-usapan natin kung kamusta ba yung difference ng power consumption dun sa dating ginagamit ko na refrigerator versus itong si Samsung side-by-side ref. So, let's go. Okay, so guys, pagdating naman sa ating power consumption, ito yung latest na bill na natanggap ko ngayon as of August siya. So kung mapapansin nyo, talagang hinayaan ko na wag muna akong mag-create ng review video para sa power consumption ng ref na to for the past 4 months. Kasi talagang ayoko na ano, na mag-base dun sa electricity consumption ko. Dahil alam ko na inflated yung aking power consumption for the past 4 months because of the usage namin ng aircon. Kasi alam naman natin, bago magtag-ulan, talagang grabe yung init dito sa Metro Manila. At talagang nag-result yun sa sobrang taas na consumption namin ng electricity, no? Ngayon,
Kung mapapansin nyo, nabili ko tong refrigerator na to bago mag-March yata, yun kung hindi ako nagkakamali, or first week of March. Hindi ko lang matandaan yung exact na date. Pero kung titingnan natin yung comparison, guys, ng power consumption, very minimal lang itong from March, ito, hanggang at saka ng August. So, I think nung March, about 290 plus yung kilowatts na consumption namin. Tapos ngayong August, sumakto na 300 kilowatts yung consumption namin. So, very minimal lang talaga, guys, yung difference niya. So, kung tatanungin nyo ako ngayon, malakas ba to sa kuryente? And ang sagot ko dito ay hindi po malakas sa kuryente ito. In fact, para sa akin, itong refrigerator natin, sulit siya para sa akin kasi sa isang beses ka lang mapapagastos ng malaki, which is yung pagbili sa kanya. Pero in essence, yung pagdating sa feature at saka dun sa power consumption, almost the same. I think ang expectation ko dapat mas malaki ng dihamak yung magiging bill ko ngayon kasi ang laki nitong ref ko, eh, di ba? So, nagulat ako na hindi ganun kalaki yung naging difference niya, and mainly ang observation ko dito kasi dahil yun sa water and ice dispenser niya. Dito lalabas yung advantage kapag yung ref mo merong water and ice dispenser. Anong advantage? Kasi hindi ka na bukas ng ref mo para lang kumuha ng yelo or para mayat mayang uminom ng tubig, di ba? So ngayon dahil meron ka ng ganito na water and ice dispenser, hindi na kailangan na lagi mong binubuksan yung ref. Dito ka na lang kukuha, di ba? So, yun naman siya. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung nag-iisang issue na gusto kong i-share sa inyo para mapag-isipan nyo rin kung gusto nyo ba talagang bumili ng ganitong klase ng refrigerator. So, let's go! Okay, so guys, ano nga ba yung major concern na gusto kong i-share sa inyo, no, para dito sa review natin ng refrigerator? So, nag-iisa lang, guys, at pag-isipan nyo itong mabuti. So, ang naging problema ko talaga dito, mainly, is itong kanyang water and ice dispenser. Ano yung naging problema ko sa kanya? Actually, hindi lang ako, kundi yung pati yung wife ko. Tapos, meron akong pamangkin na nagbakasyon dito sa bahay namin for few days, or I think few weeks nga. Nagbakasyon siya dito, tapos meron na experience rin niya yung nagiging problema namin dito sa bahay, lalo na during summer. So ano nga ba yung problema nitong water and ice dispenser niya? Ang problema namin dito, guys, ay lahat kami inubo. So hindi talaga siya downside, but yeah, kung isipin mo, once kasi na meron kang ganitong klase na feature sa iyong refrigerator, parang makakasanayan mo ngayon na kada iinom ka ng tubig, parang mas gusto mo na lagi ng may yelo kasi readily available na siya. So ayan, ito, nag-dispense tayo ng ice, kuha tayo ng water naman. Parang yung regular namin na pag-inom ng tubig, nagiging ugali na namin ngayon na laging may yelo. Parang mas masarap kasi talaga uminom ng tubig na may yelo, di ba? So yun naman siya. So guys, yun lang. Technically, parang joke ko lang naman yun. Wala naman talagang major issue itong refrigerator natin. Instead, syempre, depende talaga yan sa behavior ng gumagamit, no? So guys, I think that's everything that I can share about this video. If you like this video, guys, please feel free to hit like and subscribe. At sana natulungan ko kayo na makapag-decide kung gusto nyo ba talaga itong refrigerator na to. Okay? Guys, thanks everyone for watching my video. I do hope that you guys are having a good one. See you around, guys. Bye-bye po.